Hello, hello, hello mga kapusa, katropa, katakayo, dapper cats at sa lahat po ng mga cat lovers. Ngayon ay hindi tayo masyadong busy kaya makakapag-vlog tayo. And pag-uusapan po natin is yung pag-aalaga ng 1 to 2 weeks old na kitten. So ano ba yung napaka-importanteng alamin kung sa first week o sa unang linggo ng mga kitten, ano ba yung dapat nating tandaan at ano yung stages nila sa kanilang paglaki. So heto, kasama natin si Mommy Mona. Ayan, si Mama, si Miss Mona na may 6 kitten. Ayan, ito yung mga anak niya kay Daddy Prince. Ayan, so dalawang torty na black, ito. And dalawang torty na gray. At saka yung kakulay niya, bicolor na kulay blue. At saka ito, black na may white sa paa. Ayan. So sila, nasa 2 weeks na. Pero pag-usapan natin yung 1 week stage nila. Pag 1 week yung mga kitten, pagkapanganak nila, 1 day old, hindi pa yan nakakakita at hindi pa yan nakakapag-regulate ng temperature. At pero alam na nila kung saan yung kanilang dede. So, kahit hindi na yan turuan. At hindi mo yan mapipilit dun sa gusto mong dede niya. Sila mismo maghahanap dun sa designated na nipples nila, yung dede. Tapos, yung mommy cat ang ninililik niya para makaihi sila o makadumi. So, napaka-importante yung temperature ng inyong mga space sa mga cat. Dapat kung malamig, medyo meron kayong heater, especially dito sa Canada, meron kaming heater. Kung mainit naman, maalinsangan, makikita nyo yung mama cat. Makikita nyo yung mama cat is hinihingal, dapat meron kayong electric fan. Or mas maganda kung aircon. Yan. Kung meron tayong aircon, ha? Pero kung wala naman, okay lang na electric fan na lang. Yan. So, number one sa mga kitten para lumaki silang malusog at para sa mommy cat din is malinis yung kanilang lalagyan. Ayan. So, gamit ko ngayon is jar yun na lang, yung old newspaper, i-recycle natin. Kesa dun sa blue pads is ang mahal-mahal at everyday kailangan palitan yun. Ang mahal ng blue pads ngayon. So, ayan. Hindi kailangan mahal. Ang importante is malinis. Ayan. So, napaka-importanting malinis at laging may pagkain. Number two is make sure na nakakadede yung mga kitten natin. So, makikita yung mga size nila, kung mabigat, kung magaan, means hindi sila nakakadede. Pero itong si Miss Mona, alam niya naman mag-take care o mag-alaga ng kanyang mga kitten. So, lahat yan, anim, nakakadede. Ayan, ang lalaki na nila. So, makikita mo kagad, ang cute! Ang cute-cute niya. Laging may ganito sa mga anak niya. So, napaka-importante na i-check natin yung first, second week na make sure natin na pantay-pantay. So, kung payat sila, means hindi nakakadede, supportahan natin sa tayo ang magpadede. Bili tayo ng cat milk. Hindi basta-basta milk. So, kailangan cat milk or milk replacement. Yan, meron sa Shopee, sa Lazada, or sa mga pet shop. Yan, meron po. Number 3 is laging may pagkain si Mama Cat at water. Malinis na water kailangan. Yan. So, lagi meron siyang pagkain. So, sa akin, pinapakain ko din siya ng wet food once a day. So, tuwing lunch. Ayan. So, makita natin si Bismo na malusog siya. Yan. Ito yung ideal na Mama Cat kasi napakalaki niya, malusog, magatas. Yan. Napakahirap kasi pag hindi, pihikan yung mommy cat yun. Wala siyang masyadong gata, so nagsasuffer yung mga kitten. So, for sure, malnourish yung mga kitten niya. Yan. So, yun, napaka-importante ng malinis, may pagkain, malusog yung ating mama cat. So, sa second week, yung mga kitten is halos nakabukas na yung kanilang mga mata. Ayan. Oh, ang cute! May pagka-exotic yung mga anak ni Mona. Ayan, oh.
mga flat face din sila na parang EXO. Ayan, oh. Ganda nitong gray torty. Ayan. Pagkaganda yung nilalabas ni Miss Mona. Ayan, oh. Gray torty. Nakamulat na sila in 2 weeks old. Ayan. Nakamulat na lahat sila. Makikita mo, lagi i-check yung mata ng mga kitten. Kasi pag nakasara yan, kailangan linisan. Probably meron na yung eye infection. So, napakaiging i-check yung kanilang mga mata. Sa second week, ayan, malilikot na sila. At yung size nila is double na mula nung pinanganak. Ayan, napakalaki na nila. O, napakaganda na, yan, walang naiiwan na size. Makikita mo naman kung merong malnourished eh. Naiiba yung size niya dun sa mga kapatid niya. So far, etong si Mona naman kasi magaling. Magaling magpadede. Ayan. So, second week, kailangan talaga lahat malinis. Ayan. Pati litter box malinis para hindi sila nagkakaproblema ng ringworm, yung mga galis, ganyan. Kasi nakukuha nila yun sa mommy cat eh. Kung maruming litter, nagkakadumi yung mommy cat, nagkakagalis na hawa yung mga kitten niya. So, yun. Napaka-importante. Sa second week po, yan, lagi kong pinopoint out sa inyo, 2 weeks old na yung mga kitten is kailangan i-deworm kagad. I-deworm. Para healthy po sila. So, as early as 2 weeks, kailangan na-deworm na po sila. Yun. Kasi nakukuha. So, yung tinatanong nila is, pag nag-deworm, kasama po ang mommy cat. Pag 2 weeks lang po yun. So, pag 2 weeks, pati mommy cat, i-deworm. Kasabay nung mga kitten. Para wala silang mga worm. Yung heartworm, ringworm, ganyan. Lahat po ng mga worm is patay. So, kung hindi nyo ma-deworm, dalhin nyo po sa vet. Yan. Napaka-importante yung second week. Tapos, kaya, makikita po natin magiging healthy yung mga ating mga kitten. Less problem po yun. Kasi yung iba, ay, hindi ko ma-deworm. At napakaganda po na kung marami kayong mga mama cat na nanganak, mas magandang hiwa-hiwalay po sila. Huwag silang ipagsama-sama yung namimix yung mga kitten nila. Bakit? Kasi pag nagkasakit po yung isang kitten mula dun sa isang mama cat, mahahawa na po sila. Napaka-fragile po ng mga kitten. So, napaka-iging kanya-kanya sila at kanya-kanya ding food para hindi nag-share. Para yung virus, hindi na po na-spread. Kagaya nito, meron dito si Miss Mona hiwalay, tapos dun sa kabila si Miss Chanel, tapos dun sa susunod na cage si Miss Peachy. So, hiwa-hiwalay sila. At saka, hindi na-stress yung mama cat. Kasi, di ba, pag nakakakita ng ibang cat ng aaway, yun. So, na-stress sila. At saka, yung iba, hindi nakakakain yung mama cat. So, napakagandang i-focus po sila habang... So, napaka-importante na yung mama cat natin is very healthy. Yan. Is malusog. Kasi kung malusog yung mama cat, malusog yung mga kitten niya. At yung lagi kong sinasabi, kung wet food, dagdagan ng tubig para mas magata siya. Mas marami siyang intake ng water. Yan. Hopefully, may natutunan kayo sa ating vlog ngayon about sa pag-aalaga ng 1 to 2 weeks na kitten. So, kung meron kayong comment, i-comment nyo po sa atin at para maisagot yan. At kung meron kayong idea or experience sa inyong pag-aalaga ng kitten, is pwede nating i-comment para ma-share natin sa mga kagaya nating mga cat lover. Yan. Para dun sa mga first time na nag-aalaga ng mga cats. Yan. So, heto po ulit si Miss Mona. Ayan, oh, nagpapadede. Oh, napakadaming gatas. Nung last time ng anak yan, 8. Pero yung dalawa, nilipat ko dun sa isang mama cat kasi hindi niya kaya lahat yung 8. So, ayan, mga 6, kayang-kaya pa niya. Ayan. So, lahat sila, pare-parehas naman ng body weight, ng size, at malakas kumain si Mama Mona. Ayan. Tsaka, lagi niyang grooming, kaya malinis yung mga kitten. Ayan. So, si Mama Mona is Russian Blue.
na mix na Persian. Tapos si yung nag-stud sa kanya, naglahi si Miss, si Sir Prince, si Prince Edward, isa siyang exotic long hair. Kaya ito yung mga kita niya. Ayan. Halos long hair sila ngayong anim. Saan yung isa? So yan, isang torting gray, torting black, isang bicolor na gray, na may white kasi kaya bicolor, bicolor na black, at saka isang torting na black. Yung isang torting na gray, ayun, nakatago. So, napakaganda niyang ano, mga na, kaya lang, siguro ito na yung last litter niya kasi gusto kong mag-focus sa pure breed na cats, kagaya ng mga exotic long hair. So, napaka-importante din na malinis yung mga nipple ng ating mga cats, yung mga mama cat. Kasi, doon nagkakadungis yung mukha ng mga kitten. Yung, doon nag-start yung mga galis-galis sa mukha. So, napaka-importanting malinis po yung kanilang nipple. So, habang nagpapadede, pwede nating linisan. Yan. So, I hope may natutunan kayo sa ating vlog today. And, again, magbablog tayo ulit dun sa mga kitten na 3 to 4 weeks kasi 1 to 2 weeks old yung vlog natin today, and next is 3 to 4 weeks para ma-guide namin kayo dun sa mga changes, pag-aralan natin yung mga stages ng mga kitten at kung paano natin sila mapalaking healthy at away from problem. Yan. So, thank you for watching today on my vlog. And don't forget, kung first time kayong manood ng aking vlog, paki-subscribe po. And so, updated kayo sa ating mga new vlogs. Thank you and take care. Bye-bye.